Next picture. Yan ang hinihintay ng mga karamihan sa inyo. Alam ko ito hinihintay nyo. What's up sa inyo mga kabaron, and welcome back for another video. At today, exciting ang topic natin ngayon, guys. So, paano ko mag-umpisan to? So, nakita nyo naman siguro sa thumbnail, ano. So, I came across with this guy who makes drawing. He is a crew member also. So, gumagawa siya ng mga drawing sa social media, pinapost niya. And then, actually, grinab ko yung isang picture niya and then pinost ko sa aking Facebook page. At marami sa inyo ang nag-react ng todo-todo doon sa post na yun. And anyways, his name, ang gumawa ng art nito, I should give full credit to this guy. So, his name is Oscar David. As you can see, yan po yung kanyang Instagram account. Meron din po siyang Facebook page. You can check it out. Lahat po ng mga pictures na ipapakita po ngayon is gawa niya. So, ang gagawin natin ngayon ay magre-react at i-explain kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga artworks. I ask his permission kung pwede akong mag-post o gumawa ng video, gamitin yung pictures niya, to react, to tell a story, to explain kung ano nga ba ibig sabihin ng kanyang mga artwork. So, if you are new to this channel, please subscribe to my YouTube channel. At sigurado ako dito sa video na to, marami kang matututunan, marami kang maiintindihan. Basta, may mga matututunan ka, may mga maiintindihan ka sa mundo sa cruise line. And then, kung ikaw naman ay crew member, for sure, mare-refresh ka at mamimiss mo yung mga pictures na to. At for sure, maraming makaka-relate. So, let's start. Okay, first picture na gagawin natin, ng gagawa natin ng reaction is ito. So, sa bar ko, guys, maraming klaseng tao. So, sa bar ko, may mga kanya-kanyang trabaho. So, ito, as you can see, this guy is an officer. Siya ay 3 bars. And then, yung isang babae na nagpupull ng trolley, eh, hirap na hirap. Tapos siya, tumagilid lang, di man lang tinulungan, di man lang ginamit yung muscle. So, as you can see, guys, napakalaki ng muscle niya, hindi niya man lang tutulungan yung babae. So, at least tinulungan niya naman, oh, pwede kang makaraan, hindi siya hara-hara. So, guys, nakakatawa lang din isipin minsan itong mga kantong klaseng tao na hindi man lang gamitin yung kanilang muscle para tumulong. Hinayaan man lang yung babae na magtulak ng trolley. Kaya dyan nagkakaroon ng mga ano, ng mga conflict of interest, kumbaga. Tinitake advantage naman minsan ng mga lalaki yan. So, yan, sa barko, tutulungan nila yung mga babae para makatake advantage, para makascore, makinang points yun. No? Tapos mamaya, yayain sa crew bar. Kasi may utang na loob ka, tinulungan ka niya. So, ayun, mga kabaro, dyan po nagsisimula yung mga affair dyan sa barko. So, ayan. Ay, nako. Maraming mabubulgar sa video na ito. So, okay. First picture pa lang yan. Sumunod. Okay, next picture. Guys, pag kayo ay magtatrabaho sa cruise ship, magbabarko, lahat kayo makaka-experience nito. Yung tipong, ano, actually, may pinost nga ako doon sa Facebook page ko dati. Kung matagal ka ng follower ng Onin TV sa Facebook page, may pinost po ako doon. At marami pong hocus-pocus dyan sa laundry. So, itong picture na to ay nasa crew laundry. Kailangan mong bantayan yung laundry mo kasi minsan nawawala. Yung medyas ko po, ang dala ko po is 24 pairs. Nung umuwi ako ngayon, 12 na lang. Kalahati ang nawala. Kasi po, marami pong nagnanakaw. Kaya po itong lalaki nito, as you can see, may baril. It represents na, oy, laundry ko to, huwag mong gagalawin. Kasi minsan, hindi pa tapos yung ano mo, yung labahan mo, tatanggalin na nila, tapos ilalagay na yun sa kanila. Tapos itatapon lang yun sa'yo. Kaya, yung iba, talagang binabantayan nila yung ano nila, yung laundry nila. As you can see, may baril talaga siya. Bad boy na bad boy. Hindi mo pwedeng galawin to. Keep walking, yo. I'm next on this machine. So, kailangan bantayan mo yung machine. Kasi, pag mahaba ang pila, importante kasi ng oras sa barko, guys, eh. Pagka, basta, yung isang oras, sobrang laking bagay nun sa barko. So, kailangan bantayan mo yung labahan mo.
kundi mauunahan ka at mapupuyat ka. Next picture. Yan ang hinihintay ng mga karamihan sa inyo. Alam ko ito hinihintay nyo. So guys, nangyayari ba itong mga ganito? Ha? So as you can see, sabi ng babae, give me one moment, my boyfriend is texting me. Ang sabi naman ng lalaki, really? It's either him or my wife. WTF. Ibig sabihin, itong si babae, my boyfriend. At biglang nag-text sa kalagitnaan ng tapos sabi naman ng lalaki, naku, baka asawa ko yung nag-text sa'yo. So ayan, magkakabistuhan na. Sa mga nagtatanong sa akin kung nangyayari talaga yung mga ganito, nangyayari talaga siya guys. Ewan ko, buhay nila yan. Ayoko naman makailam sa buhay nila. Lalong-lalo na sa mga asawa na nagchat-chat sa akin kung naglolo ko yung mister nila. Aba malay ko po, may sarili po akong buhay. Wala, hindi po ako nakikialam sa mga buhay ng iba. So sa mga nagtatanong kung legal ba ito, kung yung kumpanya ay pinipigilan ba ito, so hindi, syempre. Bakit sila pipigilan? May mga personal na buhay na mga yan, tsaka mga personal na desisyon. So, sa kanila naman yan. Yan, so, dadami yung guys, comment down below. Gusto ko malaman kung anong reaction nyo dito. Kasi, sa amin, sa barko, normal na lang yung mga ganito. So, baka ma-demonetize na ako sa YouTube sa pinagagagawa ko ito. But anyway, guys, this is a real world, okay? This is the untold story kung saan na hindi nga ito napag-uusapan. So, yan, basta nangyayari siya. Alam nyo na yan, ah. Kahit naman hindi sa barko, nangyayari naman to. Diba? Next picture! Ayan. Yan! This is the crew bar, guys. Crew bar. Yes, guys. Narinig nyo. You heard it right. Crew bar. May bar po sa barko para sa mga crew lamang. At dito nauubos ang pera ng mga crew. Yan sinasabi ko eh. Mga lasinggero eh. Nauubos yung pera sa kabili ng alak araw-araw. Kaya yun, walang naiipon. Guys, when I stop spending on the crew bar, ang daming naipon ko. Sobra. So, ayun. Yung crew bar kasi na yan is a place where you can relax now. You can talk to your colleague. Where you can unwind. Kumbaga, as you can see, si officer kausap si girl. Kasi, syempre, nagre-relax. Kailangan pa saucy. Pagka nakainom na ng marami, ayun, pupunta na sila sa kabina. Ganyan po ang nangyayari sa cruise ship. Kung solo cabin ka, like an officer, ayan, marami kang maiimbitahan sa loob ng iyong kabina. So ayan, next picture, ayan, no rice, no power. Kilala kang Pilipino ka kung marami kang mag-rice. So, ayan, sabi nga ng mga ibang lahi, I don't understand why you Filipino eat too much rice. Ang sagot naman ng mga Pilipino, my friend, no rice, no power. Kailangan maraming kanin para malakas. So, ayun, punong-puno talaga. Laging yung kanin ang nauubos, pinakaunang nauubos dyan sa linya. Laging, nire-refill. Kasi ang mga Pilipino, gabundok na rice talaga lagi yan. Tapos sapaw, ayan. Next picture na tayo. Okay, lastly, ito po yung pinost ko sa Facebook page na sobrang daming comment at saka nag-share. Guys, ito kasi ilang beses ko nang na-experience to. So, kunyari ako ito, wala naman akong pakialam eh. Kung magpaalam yung kakabina ko, kung may jowa siya o hindi. Pero yung mga naging kakabina ko po na nagkaganto is mga ibang lahi. So, it's normal. Sige, can I take my girlfriend with me? Sabi niya, tonight? Sabi niya. Oh, it's okay, it's fine. Kasi yung asawa ko, dyan matutulog. Kaya yun, minsan, alam niyo na yun! Basta ganyan. So, dito guys, eto, kailangan pumayag to. Kasi, pag hindi to pumayag na magdala siya ng babae, pwede mo i-reklamo. Kasi pag nireklamo mo to, kasi anything that makes you uncomfortable is considered as harassment. So, inaharas mo siya. Ito. Kasi nga, kung hindi ka komportable, sabihin mo. So, kung nagkasundo naman sila na okay lang sa kanya, kasi may mga taong wala naman talagang pakialam eh, makakatulog kahit may ingay. So, ayan, as you can see, nag-headset na lang siya, baka naingayan siya, tapos sumisilip na siya. Naulit ko lang yung mga pictures na yun ay post ni Oscar David ng isang crew member din. You can check his Instagram and his Facebook kung gusto niyo makita yung mga pictures na to.
And yung mga sinabi ko ay based on my own experience at saka yung mga nangyayari talaga sa barko. This is my honest opinion. Maaring para sa inyo, i-bias yun, but that's my opinion. That's yun po yung mga nangyayari talaga sa barko. And yun, so hopefully may bago kayong kaalaman na natuklasan sa video na ito. At maraming salamat po sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko kung gusto niyo ng ganitong mga klaseng content. At paano ba yan, mga kaparo? See you on my next video. Ciao!